Have you ever had a secret relationship? Tapos yung karelasyon mo, showbiz din. Kilala mo naman. Sino? Chop ng pagkain. Drop the name. Oh. May naka-work ka ba na artista or personality na hindi mo nakasunod? Pareho-pareho. Hey guys! Welcome back to my channel. I'm Jessie Mendiola Manzano. And for today's episode, mukhang mabubusog ako dito kasi grabe yung ulam, ang dami. At yung kasama ko din, sobrang ulam na ulam. Pinagandaan ko to! Please welcome my longtime friend, Enchong D! Yay! Super thank you, pumayag ka today. Anytime. Pero guys, alam mo, totoo niyan, pumayag talaga siya dahil ang gagawin namin today ay isang mukbang episode and syempre, with a twist, meron kaming bookingan na magaganap. So while eating, may mga bookingan questions tayo gagawin. Okay, para sa'yo. Tagal din natin hindi nakita. Oo naman, diba? Sa Instagram na lang kami nakikita. Pero nakakatuwa, ever since, every time na may request ako kay Jessie, game na game si Jessie. Like nung one time, nabudol ko siya sa album ko, talagang bilis siya. So sabi ko nakakatuwa kasi ito yung mga... Technically, we're contemporaries eh. Oo naman. Lumaki kami dito sa industriya together at tatanda kami together. So, I'm happy. Grabe naman. Baka magkaiyakan tayo ah. Pero wait lang. Saka gusto mo yung nagpiprepare na ako. Ready na ako eh. Tagal naman ang intro. Okay, go. Hindi, syempre. Sa dami-dami na nang napagdaanan nating dalawa, I'm just really, really happy for you. Kasi nandito tayo ngayon sa isa mong achievement. Nasa Academy of Rock tayo. And alam mo naman, 'di ba? Kung budol siya, mas budol ako. Nakatipid ako sa venue, 'di ba? Pero sobrang congratulations kasi ang ganda nito. And it's located sa Scout Borromeo. 19 Scout Borromeo. Nice. Congrats. So, at dahil dyan, I think magsimula na tayo. So, merong from NASA. Then from Icho. Then from Oedo. And ang Mandarin Sky. Guys, nag-test kami, so safe kami, okay? Sige. Pili ka muna ng sauce mo. Kanina, pinagpuputi nila ako. Sabi ko, ayoko nga magputi. Kasi alam ko matatalsikan ng pagkain yung damit ko. Okay, let's start. First question. Ano yung most embarrassing moment na nangyari sa'yo sa isang set ng serye? Ako may naalala ko, pero after na nang sagot niya. Unang-una kasi, may explanation. De, unang-una kasi, mahirap na, ano na ako yung makakalimutin. Ang dami ko na nakakalimutan kahit tanuin mo si... Kasi ibig sabihin yun, marami ka nang naranasan na nakakahiya. Ito pangalawa. Feeling ko kasi, kilala mo naman ako, di ba? Kahit nakakahiya na ako, hindi pa rin ako tumitigil. Dire-diretso, hindi ko lang alam na nakakahiya na pala ako. Pero ano ba? Ibig sabihin, wala kang hiya. Yun! Yun nga, tama nga. Yun. May naalala ko. Tsaka proud ako na walang hiya ako. De, sige. Ano ba yung naalala mo? Nagtitaping tayo ng ano, about your love. Yung first show natin together. My goodness. Okay, sige, paalala mo sa 16 pa lang ako noon, 14. Tapos ito, si Enchong. Alam naman natin lahat na matakaw si Enchong, di ba? So, ang nangyari noon, tapos na yung lunch break, guys. Tapos na. Pero, may nakikita akong kamay na umaakyat na sa table. Ah, kasi kumakain tayo sa isang mahabang table. Oo, pero nasa ilalim ko ng isang ng table. So, kumaganan ako? Ano pagkain sa taas? O, tiyan mo, hindi nga sa akin embarrassing yun eh. Normal na. Sabi ko, shit, tong si Enzo, talagang nasa ilalim siya ng mesa. Kasi nagliligpit na yung caterer. Kaya wala ka talagang hiya. Ito, naalala ko bigla. Siguro, nung nagsushoot kami ng Four Sisters in a Wedding, tumatawid kasi ako nung inakapatid anak, tapos nagsushooting ako. Segoy! Oo, talagang, alam mo naman talagang... Tanggap labadang mood tayo parati. Nawawala yung continuity ng damit ko. Nung nangyari yun, kaka-anti-tetanus shots ko lang. So sobra akong, anong tawag dun? Yung wala sa wisho? Oo, yung ano, luta. Yung nakaganon ka lang, pero nagagalit na sa akin si Derek Cati, tapos yung buong team. Parang nakwento mo na to sa akin. Yun, naalala ko pag green na shirt, tapos hindi ko mahanap kung nasaan. So parang worried na yung buong staff. Staff.
staff. Tapos chill lang ako. Hindi pa rin sa akin embarrassing, pero yun yung naaalala ko kasi first time ko makita si Direk Cati na super na science. Oh, nag-super saiyan siya. Hi Direk Cati, love you. Grabe. Okay, diretso na tayo sa second question. Okay. Have you ever had a crush or felt an attraction sa isa sa mga leading ladies mo? I don't know kung pareho tayo ng proseso, but when I was starting, I will always look for something na in common. I will get attracted to dun sa leading lady ko so that madali ko siyang magagawa dun sa process ng acting. Meron akong kinukuha from them na magagamit ko for my performance. And at the same time, nadadala ko siya. Crush na crush ko talaga, grabe si Shaina. Shaina. Oo. Dumating ba sa point na gusto mo siyang ligawan? Alam to ni Shaina. May moments kami ganun. Ah, talaga? Oh my God. Tsaka alam mo, di ba yung bata ka, yung kunyari lasing ka. Tapos magka-text ka. Nako ah. I would always find ways na makausap siya. Naging leading lady na ako. Actually, si Jessie ata, yung pangalawa na pinakamarami kong naging leading lady. Oo, di ba? Call center girl. Hindi, simulan natin. Boys Town. Boys Town. Oh my God! Di ba? Patagal na nun. Oh my God! Boys Town. After Boys Town, nagkatrabaho tayo 14. Bago pa ako nun. Hindi naman leading lady, pero pampagulo ng life nila. Oh, 14. After 14, sige, sabihin natin reunion. After call reunion, center call center girl. Mano po. Mano oh, wow! Papa tayo. Oh my God. Hindi ko na naalala yun ah. Madami. Kaya parang si Jessie, after Eric, si Jessie na yung pinakamarami kong nakasama. Tapos si Shaina din. Tapos di ba dapat may gagawin pa tayo? Jezebel. Oh my God. Di ba? Tayo dapat yun. Oh, I was so excited during that time. Alam mo, bagay ka dun sa soap na yun. Akala ko rin eh. Ako din, bagay ako maging mermaid eh. Pero, syempre, you know, life Teka, kain na lang tayo ng seafood. Kain na lang tayo, umiyak pala. Napalitan po kami, charot. No. Hindi, syempre, bagay-bagay. Like, pero, past is past. Di ba may kasabihan tayo? Hindi tayo sigurado doon sa ginagawa natin unless umi-airy na siya. Oo. Di ba? So, it's part of the process. Anyway. Pero really, I would love to work with you again. Kasi si Enshong yung leading man na walang arte. Hindi, tsaka... Nalala mo yung reunion, yung reunion movie namin. The reunion yun. Tapos nakakatawa, yung kissing scene namin, mga 3 a.m. na. Pagod na. Naalala ko yun sa airport. Amoy, bukas na kami. Ganun. So yung kissing scene namin, yung talagang... Amoy makalawa na tayo. Ano mo ginawa naming dalawa? Uy, Chong, mag-toothbrush naman muna tayo. Nag-toothbrush ba tayo? Nag-toothbrush tayo. Good. Amoy mouthwash pa ngayong hininga mo. Third question. Ito, medyo marami na lang nagsabi nito. And I'm sure lahat ng mga ka-close mo alam na alam to. Mm-hmm. Confirm mo nga, totoo nga ba na kuripot ka talaga? Siguro when I was younger, it was more of... Kasi hindi naman ako nanggaling sa well-off na family kagad. Eh. Pinanganak ako sa probinsya and I saw my parents struggle also. Pero, 'di ba, I keep on telling them na yung magulang hindi naman pinaparamdam sa atin na naghihirap tayo sa buhay. So, our life was very chill, komportable. But it's only now na sabi ko, okay, I don't want to experience that same life again for your children, for my family, for my parents also. Yes, nagpursige talaga ako, but of course ang nakikita ng mga nakakatrabaho ko is yung kakuripotan lang. Okay. But it's actually ngayon nakikita nila na hindi pala siya, tsaka naging running joke siya. Oo, na which I accepted it. Kasi kumbaga, I know the value of hard-earned money. Kasi hindi naman madali yung ginagawa natin. Ako din breadwinner, so I could really relate. So yun yung reason? Yes, and at the same time, ngayon mas nakikita ng tao na hindi lang pala siya kuripot period. It's more of, alam niya kung paano i-handle yung pera niya. And nakikita naman nila ngayon with my investments. Kasi hindi pa rin naman ako ganun. I mean, it's part, diba? And... mahirap kasi yung kuripot ka lang, yung period kuripot ka lang. Oo. Tapos madamot ka. Tapos hindi mo ginagamit sa iba yung pera na diba? Sa save mo. And I feel like we're here in this position to share whatever we have. Mm-hmm. And yun yung kagandahan kasi ngayon meron na tayong pagkakataon na ma-share kung ano man yung meron tayo ngayon. Tama naman.
naman. So, feeling ko more than kuripot, budgetarian na ako talaga ngayon. Dahil dyan, marami kang episodes about that, diba? Yes. So, abangan niyo yun sa channel ni Enchong. Itong next question, hindi ko din masyadong gets, pero sige, ikatanong ko na lang din. Naka-experience ka na ba ng momol relationship? Relationship pala yung make-up. I think it's part of... dating, pagdadaanan diba? Mo siya eh. Pagdadaanan mo siya. But, it's something na pinagdaanan ko lang siya. Hindi ako nagstay. Kasi meron akong mga kakilala na hanggang ngayon sa edad natin, nandun pa rin sila sa stage na yun. Which, mahirap siya takasan. So I think you have to look for the value of having a relationship more than just a, you know. Fling. Oo. Oo, tama naman din. Yeah. Okay, so meron nga. Yeah. Okay. Yeah. I think na kita ko tong part na to. Meron bang instance in your life na sobrang lungkot ka dahil sobrang broken-hearted ka? Again, pagdadaanan natin siya, di ba? It happened to me, it happened to you. The bus ba to? Hindi, pero kasi that's the reality, di ba? I think masyado tayong na-shield ng industriya natin to actually share this kind of story. Which, you know, I have nothing against with kasi kultura siya eh. Pero at the same time, lagi kong dala-dala is ano yung mga natutunan mo after that. It's very hard to move on. I think it's something na yun yung phase sa buhay mo wherein hindi ka makafunction ng maayos. Oo naman, diba? We've all been there. And I don't like the feeling. I hate... Oh no! I hate... Sorry! See! Sabi ko na kaya kailangan ko mag-itim! Kanina, pinagpuputi nila ako. Sabi ko, ayoko nga magputi kasi alam ko matatalsikan ng pagkain yung... Tsaka nakakatawa yung intent masyado yung explanation. Lapit ko kaya to sa'yo. Oo, lahat. At mukhang favorite mo yung tempura eh. Next question naman. Can you read the latest DM in your IG account? Okay. Ay, tatayo ka pa. Huwag na. Okay lang, para sa'yo. DM, yung hindi ko kilala. Tama? Or yung kilala ko? Basta pinakalas. Si Kyle. Sa IG. Yung nag-hangout kami. Ay, 17 minutes ago. Legit naman din talaga. Ay, ang cute no? Naging close na rin kayo ni Kyle. Because Kyle is trying to achieve his best shape. So tinutulungan mo siya? Oo, pero pagdating sa taping, kasi magkahiwalay kami ng resort eh. Ano resort? Tinatamad ako. May moments talaga tayong ganun eh. Oo, ako ang tagal ko. Hindi, siguro, pero yung tamad ko kasi nanggagaling siya sa pagod ka na sa trabaho the whole day. Tapos pagbalik mo, i-effortan mo. Oo, effortan. Tapos mga 8, ganyan, tapos magbabasa ka pa ng script bago matulog. Parang wala na masyadong time. Parang wala nang downtime. Pero ito si Kyle, siya yung, Chong, tara, let's work out. Chong, tara, let's run. Yung, sandali ah, medyo iba kasi yung... May edad na iba tayo. Yung generation natin ah, so medyo ingatan mo rin yung mga tuhod-tuhod natin, di ba? Pero yun, I'm happy that I have someone to encourage me. Oo naman. I'm sure he looks up to you. Punk! Okay, next question. Have you ever had a secret relationship? Tapos yung karelasyon mo, showbiz din. I feel like always. It's always been... a secret for me because I realized na like mas tahimik okay. Yung nagiging relationship when the public is not involved. Kilala mo naman. Di ba? So parang... Sino? Name drop na? Ano? Itong taong to, kamusta na kayo? Chop ng pagkain. I feel like there's a certain level of respect. Every time I would see her, kakamusta, kilala mo naman ako. I like talking to people. So, kapag may ganung opportunity, tsaka matagal na yun eh. Oh. I'm very happy with their success, diba? I'm happy with... Sino ba ito? Hindi pala parehas yung... Hindi, whoever this is, okay. Diba? Pero ikaw, do you agree ba with me na it's better when you have a private relationship? Kasi naranasan mo rin siya both, diba? I actually think that it's also nice to share some things, but... Not too much. Yes. At the end of the day, you have to choose what to share. Because of course, not everyone will understand. Kasi kumbaga tayo, magkarelasyon tayo, ikaw you prefer na itong information na to hindi ilabas. Yeah. Tapos ako naman, nailabas ko. Baka yun pa yung source na mapag-awayan ninyo. So better din, you know, you just choose what to say or
what to share to people. Para din, maganda din kasi nag-share ka. Kasi, kumbaga, the people will see another side ng relationship ninyo na hindi lang, kumbaga, showbiz, hindi lang dun sa exterior. More of like, nakikita nila how you are together. So, nakaka-inspire din sa ibang mga tao, di ba? Naging happy sila sa relationships nila. Kasi nakikita nila, ah, okay, hindi naman sa dapat ganyan tayo, but nakaka-inspire how they handle their relationship and the problems na thrown at them. Yeah. So, for me, it's a bit of both lang, basta may balance. Yeah. And you have to communicate. For me, there are three things na I'm very particular in terms of keeping in private. Mm. Number one, your problems. Yes. Number two, agree. Your bank account. Yes. And number three, your relationships. Yes. Tama naman din. Okay. What's the one rumor about you that you hate the most? Ako, pinaka hindi ko talaga matik is yung being with someone. Anong tawag doon? Yung parang sugar... Sugar mama? Sugar daddy, sugar mama. I have so much respect on my hard work and my professionalism. I don't need anyone's money. I don't so parang indecent proposals. So parang you know? Na-chismis ka na meron kang parang sugar mama or cougar, ganun. Sugar daddy even, diba? So I don't need anyone's money. It's something na yung nakakadiri for me. Mm-mm. Pinaka-hate mo yun. Yeah. Tsaka meron pa yung like having relationships with other guys, having relationship with older women na it's not my thing. Mm-hmm. Diba? Try to take me out of the narrative because I know the and truth. I give respect to all the hard work I did. Uh-oh. Hindi ko siya hahayaan na masira just because. Oh, just diba? Because, diba? Si Enchong, he's one of the most hardworking people I've ever met in my life. As in siya, from one segue to other, talagang dire-diretso siya. So, we like what we do. Uh-oh. And it comes with the territory, yes. Which I already accepted. So if people will come out with rumors every now and then, I'm fine because I'm still here in the industry. Ano yung totoo? Yeah. It's weird for me when the people that I consider close to me, sila yung nagsasabi. Sila yung nagka-question, sila yung nag-ask about it. Na, hindi nyo ba ako kilala? Yung ganun. Oh na, my gosh, yun yung masakit. Yes. So sabi ko, okay, how will I balance this kind of relationship with people I trusted? But still, they condemn me. Nakakasad naman yung mga rumors. But anyway, dead man ah. Basta you know your circle, di ba? At kumakain ka ng tempura. Okay, next. May girlfriend ka ba? No. Please naman? No, talaga. Ano, any prospects? Prospects! Siguro I would go out for a date. Dating. Yeah. Isa sa mga things na pinagdadaanan natin ngayon is you don't actually go out. So you hang out at home. At home. Yun na yung pinaka-date mo. Yung parang you hang out sa bahay. Bahay, nagkikita kayo, ganyan. Mm-hmm. So hindi naman momo. Hindi ba part mo? Hindi, joke lang. Kakasabi lang kanina na wala momo. Sumakit yung ulo ko. Okay, ito. Enchong, ilang inches ka? Parang hindi ko kaya na sa'yo nang gagaling yun. Hindi nga ako nag-prepare nito, pero natawa ko. Dapat natanggalin ko yung question. Pero sa'yo ko tingnan natin ko nung reaction niyo. So ano, ilang inches ka? Nang alin? Nang paa mo na lang? 10. 10 yung sapatos ko. Size ano, sa lahat ng gusto magregalo. Pero di ba ang alam ko dito sa channel ni Jesse? Hindi, seryoso, di ba sa channel ni Jesse, nagbibigay ka parati. So instead of sapatos, alam ko kasi may endorsement ka na gustong-gusto ko. Yung mga ganito. Ay, o sige! Yes! Manila Diamond Studio, yes! Sobrang bait ng mga owners nila. Sendan mo ako ng picture kung ano gusto mo. Seryoso? Oh, pero huwag naman yung OA, gold bars pala gusto mo. hindi naman gano'n. Oh my gosh, naalala ko nag-Dubai tayo, tapos pumunta tayo sa gold souk ba yun? mamaya na. Huwag mo na sabihin dito. Sisend ko sa'yo. Sige, send ko sa'yo. Manila Diamond Studio, alam nyo na. Okay. Next, 10 years from now, where will Enchong be? Plans lang naman, goals lang naman to. Oh, pero okay. I really want to lay low in 3 years. From the industry. Yeah. I mean, plans lang to ha. There are businesses that I'm answerable to. Mm-mm.
which kailangan ng oras, kailangan ng panahon. And kilala mo ko also na pagdating sa mga negosyo, it's something that I'm happy, I'm passionate about. Lagi ko nga sinasabi kapag may nagsasabi na billionaire, ganyan, I will claim it. I don't shy away from it because there's nothing wrong with it. No, diba? Malinis yung paraan ng pagkita ng pera, and let's celebrate that. Mm-mm. Let's... You'll be proud of yes, your hard. Yes. May isang question pa, last question. Mm. Na manggagaling sa aking team. Drop the name. Okay, may naka-work ka ba na artista or personality na hindi mo nakasundong feel? Name drop daw. Sa akin din? Ano to? Di ba vlog ko to? Yes. Kumain muna siya ng malala. Sa akin? Masarap ba? Masarap? Masarap na ka? Blind item na lang. Sige, at saka clue. Nakatrabaho mo na ilang beses. Sa akin? Sinisiko ko sa ASAP nun eh. Pareho. Sinisiko ko sa ASAP nun eh. Clue, active siya ngayon. Ako hindi artist eh. Director sa akin. I'm fine with this person. It's just that hindi ko nagustuhan when I was starting. Kasi di ba kapag nagsisimula tayo, you don't have the same leniency as today. As now, oo. Saka so, you cannot share your inputs. Yeah, ako naman, it has something to do with taking off my clothes. It has something to do with that. That's why sabi ko, you know what, I wanna take myself away from this narrative, especially with this person, because I feel like I'm in the position wherein I can say no already. So I rather not. But at the same time, I respect every time I would see this person. Uh-oh. I would greet sino yan? This person. Ako. It has something to do with naguhubad on TV. And ako din naman naranasan ko na rin yun, so I could relate. Kung nasagot naman na ni Ench yung lahat ng questions, tatapusin natin lahat ng pagkain after ng vlog na to. But thank you so much, Enchong, for guesting on my channel and for being so game na sagutin lahat ng questions ko na wala akong kinalaman. May disclaimer pa rin. Just so happy for you. Guys, please visit Academy of Rock dito sa 19 Scout Borromeo. And follow us sa AOR Philippines A-O-R. Sa Instagram for, you can DM us for updates inquiries. Updates and yeah. Stuff, yes. And syempre yung channel niya, follow din, subscribe na rin kayo. And Chongdi, of course, please don't forget to subscribe, to like the video, to share the video, to comment below. Baka mali nyo, makapag-collab kami ulit. Basta comment lang kayo guys. Stay safe, God bless you all, and take care.